Hello po! Magluluto ako ngayon ng bopis. Bale, eto na po yung inyong request. So, eto, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng special bopis. Actually, etong recipe na to is sa papa ko talaga. Kaya gusto kong ipakita sa inyo at i-share kung paano kami magluto ng special bopis. So, ito lahat yung mga ingredients na ating mga kailanganin. Bali, una ko na pong pinakuluan yung baga at puso ng baboy. Yan, so papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ito mamaya. Then, ito, na-chop ko na rin po, na-slice ko na rin po ng maliliit. Ganito yung pagkaka-slice niya. Ayan. So, meron din tayo dito, annatto powder or atswete. Yan. Then, ito yung ating ginger, luya, at tomato paste. Yan. Pwedeng optional po ito. Okay lang kung wala kayo. Then, meron din tayong laurel, chopped onion, chopped red bell pepper. Then, meron din tayong ditong garlic, kamatis, na chopped na rin po. Then, carrots, tidbits, pineapple. Then, meron din tayo dito yung syrup niya. Huwag nyo pong itatapon. Gagamitin natin ito. Then, meron din tayo dito oyster sauce, soy sauce, vinegar, black pepper. And salt. Yan. So, start na po tayo. Gagamit din po ako dito ng cooking oil para sa paggisa natin. So, start na po tayo. Ang una natin gagawin, magpapakulo muna tayo dito ng tubig. Ayan, habang hinihintay natin itong kumulo, lalagyan ko lang po ito ng laurel. Ayan, so hintayin natin itong kumulo, tsaka natin ilalagay yung ating puso ng baboy at baga. Ayan, kumukulo na po ito. Pwede na natin ilagay yung puso ng baboy at baga. Hintayin muna natin ito. Kuluan natin ng mga 20 minutes. Then, balikan natin ito. Ganito po yung pagkaka-slice ng ating baga at puso ng baboy. Pag napakuluan na po natin at napalamigan na, slicein na po natin ito ng maninipis. Ganon din po sa puso ng baboy. Ayan, ganito din po yung pagkaka-slice niya. Mag-isa. Lalagyan lang po natin ng cooking oil yung ating fry pan. Then, pwede na tayong mag-isa. Lagay natin yung una, yung ating garlic. Sunod natin yung laurel. Ayan, kung nagisa na natin mabuti yung bawang, sunod na natin yung ating luya. Then, sunod na natin yung ating sibuyas. Then, pag nagisa na natin itong mabuti, sunod na natin yung ating kamatis. Gisa lang po natin itong mabuti at napakahalaga sa pagluluto ang paggisa ng mabuti dahil dito natin makukuha yung masarap at mabangong luto natin. So, ayan, pwede na natin itong ilagay yung ating puso ng baboy at baga. Then, pwede na natin itong takpan. After 3 minutes, balikan natin ito.
Pwede na natin lagay dito yung ating atswete or annatto powder. Naglagay tayo dito ng 1 teaspoon. Tapos niyan, pwede na natin ilagay yung ating salt. And black pepper. Tsaka natin ito igisa ng mabuti. Then after 3 minutes, i-check natin to. Then haluin natin. Then pwede na natin ilagay yung ating carrots. Then sunod yung ating red bell pepper. Then, lagay na rin natin yung ating vinegar. After natin ilagay yung ating vinegar, pasisingawin lang natin ng mga 1 minute. Then, sunod na natin yung ating soy sauce. Sunod na natin yung ating oyster sauce. Then, tsaka natin tong haluing mabuti para pantay yung pagkakahalo ng nilagay nating mga pampalasa. Then, pwede na natin ilagay dito yung ating pineapple juice and 1 cup ng water. Then after 5 minutes, i-check natin ito at haluin. Then pwede na natin isunod yung ating tomato paste. Yan, titikman ko lang siya kung tama na yung lasa. Then, medyo kulang sa alat, kaya magdadagdag tayo dito ng patis. So ayan, titikman ko ulit siya kung tama na yung kanyang alat. So okay na yung lasa niya, pwede na natin isunod yung ating pineapple tidbits. Then, takpan muna natin ito after 3 minutes, balikan natin to. Ayan, check na natin to after 3 minutes. Ayan, ang bango. At ang sarap. Panigurado, magugustuhan nyo to. Siyempre, mas lalong mas masarap ang ating bopis pag may anghang.
Ayan, luto na po yung ating bokis. Ayan, special bokis. Spicy. Ayan, luto na po yung ating bokis. Ayan, ang bango. Nakikita nyo po. Sana nagustuhan nyo po yung shinare ko for today. Family recipe namin ng bokis. So, thank you for watching. Please like and share and subscribe na rin po for more videos. Bye!